Ito ang Beginner's Guide to Egg Incubation. Dito, pag-uusapan natin ang first incubator, ang temperature, ang candling, ang pag-aalaga sa mga sisiw, ang mga genetically developed hybrid chicken ay hindi marunong pagdating sa pagiging inahin. Yung iba, hindi naglilimlim. Tulad dito. Ito ay isang halimbawa. Ang inahin na to ay isang black astrolorp. Imbis na hayaan lang namin yung itlog dun sa nest niya, tinatanggal namin ito araw-araw at nililipat sa incubator para masigurong mapipisa talaga yung itlog. Gumawa ang mga tao ng paraan para maituloy ang cycle at mapanatili at mapadami ang mga alagang manok. Ang pagpapapisa gamit ang commercial or homemade incubators ay minsan isang pagsubok para doon sa mga taong first time mag-incubate. Ang guide na ito ay ginawa para magkaroon kayo ng idea kung paano mag-incubate ng sariling itlog ng manok. Ang una nating pag-uusapan ay ang pagkakaroon mo ng first incubator. I recommend kung mag-order kayo, doon kayo bumili sa mga stores na mapagkakatiwalaan or nagbibigay ng return warranty. Or kung meron ka namang taong pinagkakatiwalaan na pwedeng gumawa ng incubator mo, ay pwede naman. Or pwede ka din gumawa ng sarili mo incubator. Mag-search ka lang sa YouTube, maraming guide doon. Ang temperature ng incubator ay ang pinakamadelikadong parte at kailangan accurate. Kahit sinasabi na ang standard parameters base sa mga sources ay 37 to 39 degrees Celsius, ang ginagawa namin sa aming incubator ay nasa pagitan lamang ng 37 to 38.5 degrees Celsius para ito maiwasan ang overheating. Isa kasi sa main reasons ang overheating kaya hindi napipisa ang isang itlog, lalo na sa panahon ng tag-init. Sa ika-20th day, kung meron kang hatchery, ay pwede mong ilipat yung mga itlog dun para mas safe sila hanggang sa mamisa ito. Meron kasing ibang incubator na patong-patong yung style. So, hindi safe yung mga sisiw na mapisa dun at maglakad-lakad kasi pwede siyang mahulog na pwede makakos na mamatay or ma-injure. So, tip ulit, maaaring nakita mo na may na-develop na embryo din sa loob ng itlog. Nung nag-check ka mula nung 7th day, pataas, hindi pa rin ito ganun ka-sure kung mabubuhay yung sisiw sa loob. So, babantayan dapat kung ilang araw na ito sa incubator. Kasi pag lumagpas na ng 21 days, kailangan mo na itong tanggalin. Kasi, inuulit ko, pwede itong sumabog na makakadulot ng pagbaho sa loob ng incubator at kakalat yung bacteria. Tulad nito, kada itlog, nilalagyan namin ng date kung kailan namin siya nilagay. Ang pangatlo nating pag-uusapan ay ang candling. Ang candling ay ang pag-check kung ang embryo sa loob ng itlog ay nade-develop.
So, ginagamitan natin siya ng ilaw. Yung iba, gumagamit ng... Meron talaga silang binibili na ilaw na para doon. Pero sa amin, naliit lang naman yung incubator namin at manukan. So, gumagamit lang kami ng flashlight. Yung flashlight na malakas ang ilaw. Sa gabi namin ginagawa ang candling. Kasi... hindi mo siya makikita kung sa araw kasi napakaliwanag. Kailangan nasa dark room ka para makita mo ang loob nito. Ang candling ay proseso para masuri kung ang itlog ay fertile o hindi gamit ang ilaw o flashlight. Ito ay rekomendadong gawin sa ikapitong araw para masigurong ang embryo sa loob ay nagsisimula ng ma-develop. Kung sobra ka namang excited dahil sa first time mo nga ito, ay pwede ka naman mag-candling hanggang sa ika-21 days kung kailan ito ay nakaschedule na mapisa. So, next ay ang pag-aalaga ng sisiw. So, sa pag-aalaga ng sisiw, nirekomend ako na panatili ang mga sisiw sa kanilang brooder pen hanggang 2 buwan. Yung iba kasi, nililipat na nila sa ibang lagayan pagkatapos ng 1 buwan, which is not recommended, lalo na kung yung mga sisiw mo ay wala pang vaccine. Hindi kasi safe, lalo na pag nilagay mo siya sa direktang lupa, ay pwede silang makakuha ng mga bacteria doon. Pwede silang magkasakit at mamatay. So, pinaka-importante din talaga, since day one, kailangan lagi sila may pagkain, laging malinis yung lagayan, yung tubig, dapat laging malinis. Sa unang araw nila, kailangan natin silang pakainin ng chick booster. So, ito yung ginagamit namin sa amin. Ngayon, dumako naman tayo sa mga frequently asked questions na mga gusto mag-alaga ng mga manok or nag-aalaga na ng mga manok. Ano ang dapat na temperature sa loob ng incubator? Nire-recommend ako, ito ay dapat nasa 37 to 38.5 degrees Celsius lamang. Ano ang dapat na humidity nito? Ang ideal humidity level para sa pagpapapisa ng mga itlog ay pinagdedebatehan pa din hanggang ngayon ng mga eksperto. Pero marami ang sumasang-ayon na dapat ito ay hindi bababa ng 25% or tataas ng 60% sa gitna ng pagsiset-up at 3 araw bago mapisa. Sa natitirang 3 araw, or ang lockdown period, ang level ng humidity ay dapat itaas ng 70 to 80%. Paglinilaw namang ito ay applicable sa mga digital na incubator. Yung iba kasi, tulad ng sa amin, ay manual lang. Next question, mapipisa pa din ba ang itlog kahit lagi itong basa dahil sa ipot? Mapipisa pa din naman ito. Pero dapat hindi ito mapabayaan ng ilang araw. Kung napansin mong basa ang itlog, ay mabutihing punasan mo ito ng tuyong tela ng dahan lamang. Dapat bang lagyan ng tubig sa loob ng incubator? Para saan? Yes, ang tubig ay importante para ma-maintain ang humidity. Kung walang tubig, mahihirapan ang itlog na mapisa sa araw ng kanyang hatch day at pwedeng makadulot ng fatality nito o kaya hindi makalabas ang sisiyaw sa itlog. Paano kung wala pa rin development pagkatapos ng 7 days? Sa candling, doon natin malalaman kung ang may embryo na nade-develop at kung sa ikapitang araw ay napansin mong wala pa din, ibig sabihin ang itlog ay hindi fertile. Tanggalin na ito sa incubator dahil maaari lang itong sumabog at makakadulot ng mabahong amoy sa loob. Ano ang typical hatch rate sa mga itlog? Ayon sa pag-aaral, ang human success gamit ang incubation ay nasa 80%, samantalang ang mga inahing manok ay 90%. Pwede ko bang tulungan ang sisiw na nahihirapan sa paglabas ng kanyang itlog? Hinding-hindi mo dapat tulungan o pakialaman ng sisiw na makalabas sa kanyang itlog. Ang loob ng itlog ay merong web ng live arteries connected sa kanyang umbilical cord. Pag nahawakan mo ang anumang artery nito, ay pwede itong makaresulta ng hemorrhage na makakapatay sa sisiw. Bigyan mo lang ng time na makalabas ang sisiw sa kanyang itlog dahil ang pakikialam mo ay makakaresulta ng disabilities dito.
So maraming salamat ulit sa patuloy na pagtuto sa topic natin ngayon. Sana ay nakapagbigay ito ng linaw sa mga iniisip nyo kung paano nga ba magsimula ng isang manukan gamit ang isang incubator. So ayan po sila. Kasiyahan ng tatay ng mga manok na magpakain. Hanggang sa susunod, huwag kalimutan i-click ang like, subscribe. Pwede mo na rin i-share sa friends mo na nagpaplano ng magmanukan. Salamat!